Idinaraos po ngayon ang Feast of Holy Relics sa Makati kung saan babasbasan ang daan-daang relic ni Jesucristo at iba pang santo. May ulat on the spot si Michael Fahati. Michael. Rafi, magandang isang banal na tanghali sa iyo. No? Nasa likuran ko nga ngayon ang daang-daan, no? Higit sa 800 mga reliko. Ito yung mga bahagi ng katawan, mga gamit at mga nahaplos nga nitong mga reliko. No? Kasi sa araw na ito, November 5, nagka-celebrate tayo ng Feast of the Holy Relics. At nandito tayo ngayon sa National Shrine of the Sacred Heart sa Makati para nga masinayaan natin ang mga relics nito. Makakasama natin si Leandro Jose Tesoro, no? Tesorero. Ikaw ang from coordinator ng Work of the Saints Apostolate. Ikaw ang dahilan kung bakit naririto ang karamihan sa mga relics. No? Hindi lang naman ako, pero isa ako sa mga nag-organize nito para mapakita yung kahalagahan ng mga relics sa atin sa pananampalataya. Ang kahalagahan nga ito ay para ipaalala rin. Para ipaalala na ang mga santo ay hindi lang basta mga statwa, kundi mga butot balat na katulad natin. Ibig sabihin, kahit tayo, pwede rin tayo maging santo, maging banal. Nabuhay dito sa mundo para tularan, para gano'n. Yeah. Pakikita namin sa inyo, Rafi, no? Unang-una, ang pinaka-priced relics dito sa loob. Itong nakikita nyo dyan, sa gitna, papaliwanag sa atin ni Leandro, ito ay mga ano? Ito ang tinatawag na Arma Christi Reliquary. Nandito ang piraso ng mismong cross ni Jesus, yung nasa gitna. Kasama nito ang tinik, ang pako, at iba't iba pang mga relics ng passion niya. Kasama ang 56 other saints, together with San Isidro Labrador, si San Roque, at marami pang ibang mga santo. Ayan. Meron ding ibang mga relics katulad kay Mary, no? Yes. Marami mga Marian sa atin sa Pilipinas. Ito, anong bahagi ito? Ito ay mismong piraso ng veil ni Mama Mary. Galing siya sa Assisi. Kasama siya sa isang relic na ibinigay dito na isang Salesian na bishop. Ayan. At ang katabi naman niya, ito yung mahal ng lahat na Santo Papa, si Pope John Paul. Ano itong nasa loob nitong casing na ito? Okay. Ang tawag po dyan nakalagay ay ex-sanguine, na ito ay mula sa kanyang dugo mismo. So ito ay first-class relic. Dugo? Paano nakuha yung dugo ni St. Paul? Alam naman natin na si Pope John Paul dati ay ina-assassinate. So nung nagkaroon siya ng blood transfusion, nakakuha sila ng dugo at mula doon ay nag-dip sila ng cloth at yun ang ginawa nilang relic, no? Pangpaalala na si Pope John Paul ay kagaya rin natin, no? Na nagkaroon ng nasaktan at na-assassinate. At inaasahan natin baka gisanto papa siya, no? Maging saint pala. Anong mga klase ng mga relics na nandito? Sinasabi first class. Ano yung first class? Yung first class ay yung galing sa katawan mismo ng santo. Buhok, dugo, katawan mismo niya, body part, yung mga hindi naagnas gaya ni Padre Pio. At basically yung first class. Yung siya mismo. Second class? Yung second class naman ay yung mga gamit kagaya ng damit. Mga lapis, mga lahat ng anything ginamit ng mga santo. At yung third class? Yung mga bagay na nais nyong i-touch doon. Kaya iniimbitahan ko sana lahat ng mga kasama natin ngayon, kung pupunta kayo dito, sana magdala kayo ng mga religious articles dito para ma-touch at ma-bless siya at maging third class. Maging third class at least, no? Yeah. Pero itong proseso ito ng pag-authenticate, may proseso ito. Dito basta-basta parang gamit lang siya. Makikita natin, mayroong mga certification dito. Katulad dito, itong seal na ito. Yeah. Ang isang relic ay hindi basta-basta ginagawa. Ang simbahan mismo ang nagsasabi at nag-a-approve ng relic. At ito ay usually merong seal. At hindi lang usually, dapat talagang may seal. Dahil ito yung nagpapakita na original ito. Galing mismo sa Roma, ibig sabihin. Yeah. Ang mga bishops, mga popes na nag-ano nito. Yes, nag-authenticate. Ito, interesting lang itong bahagi na ito kung makikita natin. Pakita natin sa camera. Yan, sing-sing ba yan? Yan, yung tawag sa kanya ay yung replica ng engagement ring ni Mama Mary. Siya rin ay merong Mary and Joseph. Joseph, yes. At siya yung may certificate. Yan yung example ng certificate na pinapakita ng simbahan na ito ay isang authentic. Ayan. So, sa kadalasan nga, itong Feast of mga relics, lahat ng mga simbahan natin, kunyari St. John the Baptist, mayroong mga bahagi ito ng mga santo. At sa ngayon, sa Pilipinas, dito sa Luzon, dito yan, sa Makati, maaari kayo magpunta ngayon. At sa Cebu, meron din. Meron sa Cebu. Inaanyayahan namin kayo ngayong araw lang na ito, pumunta dito sa National Shrine of the Sacred Heart sa Makati. Hanggang mamayang gabi kami dito. At kung taga-Bisayas naman kayo, pumunta kayo sa Tabor Hill, sa Chapel of Relics. Nandun rin yung Feast of All Holy Relics. Kaya kailangan natin ngayon yan, magpaka-banal at magpa-reliyoso, no? Parang tayo, Rafi, no? Marapit na tayo mag-relic, ilang taon pa. Ayan, magpunta kayo. Balik sa'yo, Rafi. Michael, hanggang ano oras sila bukas at pakiulit nga natin kung saan yan matatagpuan para sa mga gustong magtungo dyan?
Dito sa may Barangay San Antonio, it is the National Shrine of the Sacred Heart. Sacred Heart. Dito sa Manila yon, no? At sa Cebu naman, sa? Sa Chapel of Holy Relics sa Tabor Hill, Talamban, Cebu. Hanggang kailan dito yung mga relics ito? Hanggang mamayang gabi, kung hanggat may tao, hintayin namin kayo dahil. Ayan. Okay. Okay. Chance na nyo na para mahaplos at maging bahagi ng buhay ng ating mga religious people. Okay, maraming salamat sa iyo, Michael Fahatin.